Good morning. Sa ngayon, kukontinue natin yung lesson about rational expression, and this time, after evaluating and then simplifying rational expression, we'll now go to the operation of rational expression. When we're referring to operation, it means we're going to do addition, subtraction, multiplication, and division of rational expression. Ang unahin natin dito sa parte na to is yung tinatawag nating multiplication and division of rational expression. Now, the reason is mas madali siya explain because as you all know, yung rational expression, that is just another term for a fraction. Although yung expression nga natin, ibig sabihin, parang kasama na rito yung mga variable. So, bago tayo magpunta sa talagang multiplying and dividing rational expression, magre-review muna tayo sa parang multiplying and dividing rational numbers. Ito yung mga fraction natin. This time, gagamitin natin ng parang yung may nauna kasi akong bilag eh. And then that is, I was trying to simplify a rational number using prime factorization. Now this time, gagamit tayo ng prime factorization and then at the same time, we're going to multiply two rational numbers, which is parang two fraction. Ang objective natin na sa lesson na to is of course to be able to multiply and divide the rational expression eventually. Now, pag in-open nyo yung book mo, makikita mo to sa, hindi ka naman ako ng page, pero nasa parting rational expression yon. Sa operation of rational expression, ito yung unang makikita nyo. And then this is yung parang ito yung pinaka-review niya eh. Kaya nga ito parang nire-review ko na rin muna kayo. So as you can see on the left side, you see a fraction or a rational number. Kasi pag nagkaroon ng variable yan, that will now become a rational expression. However, if this is only a number, nakikita nyo, puro integer siya, that is a rational number. Now, this one, makikita mo, this is 10 over 24 times 12. Ito indicator natin na this is a multiply. Times 12 over 15. Ito naman yung pangalawa, 24 over 54 times 12 over 9. And then the third one is 16 over 24 times 30 over 8. And then the last one is 4 over 35 times 45 over 12. Ngayon ang question dito, because this is nakalagay ng multiply each, we need to multiply this one and at the same time, you must find the lowest term. Kasi yun ang rule natin sa fraction eh. Pwedeng nakuha mo to directly, ma-multiply mo, pero unless you simplify it, that is not the final answer. Now, ang unang rule nito sa fraction natin, sa when we are trying to multiply, sabihin natin rational number or a fraction, ang pinakaunang rule dito is that you multiply the numerator to the numerator and you multiply the denominator to the denominator. So, as you can remember, the numerator, that is ito yung nasa taas. And then the denominator, ito yung nasa baba. So, ang gagawin natin dito is we'll just multiply the numerator to the numerator directly and then the denominator to the denominator. Ngayon, pag kinumbay natin yan, ganito na itsura niyan. Kasi ito, nakikita natin, dalawang fraction pa siya eh. So, target muna natin is maging isang fraction na lang siya. So, ang mangyari, pag kinumbay natin, matatanggal natin yun nandito, nasa gitna, parang dalawang fraction siya. Magiging na lang siyang isang fraction, ito na itsura niya. So, ito, magiging siyang 10 times 12 over 24 times 15. Ito naman, 24 times 12 over 54 times 9. Ito, 16 times 30 over 24 times 8 and then 4 times 45 divided by 35 times 12. Now, pag meron kayong calculator, madali naman to. Pero, as much as possible at this stage, huwag muna tayo masyadong dependent sa calculator. Kailangan makuha natin yung concept. Now, pag directly multiply mo to, medyo malaking numero yung makukuha mo. Ang mangyayari dyan, parang mahihirapan kay simplify. Mahirapan ka kunin yung lowest term kasi medyo malalaking numero yun eh. So, ang ginagawa natin dito, kailangan kunin na lang natin yung prime factors ng mga numbers na to. In this case, para sa first example, we have 10, 12, 24, and then 15. So, pag kinuha ko yung number na ito, yung prime factors ng 10, madali naman, this is going to be just 2, tsaka 5. Kasi dalawa lang yan eh. So, pag dinivide ko ito by 2, matitira sa kanya is 2.
diba, magiging 5. So 2 times 5, that is 10. Both are now prime numbers. So okay na yung 2 and 5. Yung 12, when we try to get the prime factors of that one, I think that's going to be 2 times 2 times 3. So the prime factorization, I also have another bilag that I uploaded recently. So you can refer to that one on how to do prime factorization. So ang prime factors nito for the first one is going to be this one. This is 10, that is 2 times 5. And then 2 times 2 times 3, that is going to be 12. These are now all prime numbers. Now in 24, the prime factors that I was able to get is 2 times 2 times 2 times 3. So 2 times 2 times 2 times 3, that is equal to 24. And then for 15, that is just 3 times 5. All of these numbers are prime numbers. Now, the next step is that we're going to cancel the pairs of the common factors. So titingin tayo sa numerator and then sa denominator. And then we'll try to determine which are the common factors. So ang common factors nito are this one. Yung in-highlight ko na ng blue. As you can see here, meron tayong 2 rito. You can cancel out 2 here. And then I think meron tayong 5. Meron din tayong 5 dito. Ito naman meron pang 2. Meron pa isang 2 rito. 2, 2, and then 3, 3. Kaya nakikita mo rito, natitira na lang yung 3. Kasi siya na lang yung walang kapartner sa taas. Wala siyang pares. So finally, ang product nito will just be 1 over 3. Ngayon, pag na-cancel mo lahat dito na nasa taas, that does not mean it's going to be 0. Meron pa rin yan, that's still going to be 1. Hindi siya masi-0. So ang natira na lang dito is 1. Okay, continue na natin with the rest of the problems here. So for problem number 2, that is 24 over 54 times 12 over 9. And then when we multiply the numerator to the other numerator and the denominator to the other denominator, it will become 24 times 12 over 54 times 9. Now, we're now going to get the prime factors. Yung 24 and 12, nakuha na natin yan eh sa naunang example. Nandito na siya. Ito yung 12 kanina eh. That is 2 times 2 times 3. Ito naman 24. That is 2 times 2 times 2 times 3. Ito na rin kukunin natin yung 9 at saka yung 54. So yung 54, medyo mahaba siya ng konti. Ito wala ng problema. Okay. This is 24. Ito naman yung 12. Yung 54, that is ang prime factors niyan, pag prime factorization natin, that is 2 times 3 times 3 times 3. Yung 3, that is 27 na eh. 3 times 3 times 3 times 3, that's 27. Multiplied by 2, that becomes 54. So these are all prime numbers na. And that is equal to 54. With 9, that is easy. The prime factors of this one is 3 and 3 only. It's not divisible by 2. So divisible by 3, you divide it by 3. And then that's going to be 3 times 3 na. So this is 9. Okay, after this one, we're going to cancel the pairs of common factors. So may nakikita akong 2 rito. 2 yan. At wala na akong nakitang, okay, wala na akong iba nakikitang 2, riba? So, itong apat na 2 na to, okay na yan, safe na sila. Yung 3 rito, sa taas, meron siyang pwedeng tanggalin dito na isa. Tapos meron pa palang isang 3 dito, tanggalin natin yan. So, ang expected ko rito, matitira rito is ito, yung apat na 2, at saka yung tatlong 3. So, tingnan natin. So, katulad ng sinabi ko kanina, ito yung dalawang 2, ito siya eh. Siya yung hindi na wala, na ano eh, siya yung matitira, tsaka ito na lang. Kasi ito, na-cancel na eh. Cancel siya. So, ito na lang natira. So, mangyari dyan, that is going to be, pag sinimplify natin, that is now 2 times 2 times 2 times 2, and then 3 times 3 times 3. Now, I think yung 2 times 2 times 2 times 2, that is equal to 16. And then yung 3 times 3 times 3, that is going to be 27. Oh. Tanggalin ko lang dito. Ayan. 2. Wala na akong makancel na 2. Ito na siya. And then ito na siya. Ayan. Ayan o. Tingnan mo. Ito yung dalawang 2. Ito yung dalawang 2. Ito naman yung dalawang 3. So, ang answer ko dito is 16 over 27. Okay na yan. That is also the simplest form. That is the lowest term of this fraction. Going now to number 3, this one, 16 over 24 times 30 over 8. So, we're just going to combine
by multiplying the numerator to the numerator and the denominator to the denominator. So this is going to be 16 times 30 over 24 times 8. We're going to get the prime factors of this one, this one, this one, and this one. 24, alam ko na yan. That is now 2 times 2 times 2 times 3. Kunin na lang natin yung 16, 30, at saka 8. Ngayon, tingnan natin yung manakuha nating prime factors. For the prime factors of 16, that's just going to be 2 times 2 times 2 times 2. Apat na 2 yan. So that is 2 raised to 4. 2 times 2 times 2 times 2 is equal to 16. Pagdating natin sa 30, ito medyo madali eh. Pag dinivide mo to by 3, that's going to be 3 times 10. And then yung 10, get the prime factors of that one, that's going to be 2 in time. Kaya meron tayong 3 muna, and then eting 10, 2 times 5. So 3 times 2 times 5, that is going to be the prime factors of 30. Yung 24, ayun, paulit-ulit na natin ginagamit yung 24, that is just 2 times 2 times 2 times 3, that is equal to 24. And then yung 8 naman, that is divisible by 2. So magiging siyang 2 times 4, and then 4, kunin mo yung prime factors, dalawang 2. So that is going to be 2 times 2 times 2. Okay. So tingnan natin yung pwede nating makancel, ah. So, merong 2 rito, tanggal siya. May 2 pa rin dyan, tanggal. Isang 2 rito, isang 2. And then, meron pa rin tayo isang 2 rito, tsaka 2. And then, meron tayong 3. So, meron 3. Yan siya. And then, panel, isang 2 at tsaka 2. So, tingnan nga natin kung tama. Okay. So, natira na lang talaga sa kanya isang 5 at tsaka 2 kasi sila na yung walang kapartner. Yung the rest rito, na-cancel nila isa't isa kasi common eh. Common pairs, cancel the pairs of common factors. Therefore, the answer for this one is just going to be 5 over 2. So, yun na yun. Kuha mo na yung lowest term. And finally, for the last one, that is 4 over 35, this one, final problem natin, times 45 over 12. So, we'll multiply 4 times 45, and then 35 times 12, that's going to be 4 times 45 over 35 times 12. Now, again, the process is getting the prime factors of these numbers. Yung 4, madali yan, that is 2 times 2. And then yung 45, okay, tingnan na lang natin dito. Dito natin isaysayin. Ayoko na masyado mag-evalue. Mabalikan yung prime factorization kasi nakapagbigay naman ako ng lesson dyan eh. Pwede nyo panoorin yung video niya. Okay, yung 4, the prime factors is 2 times 2. Yung 45 naman, I can see this is divisible by 5 eh. 5 is a prime number. Pag dinivide ito by 5, that's going to be 5 times 9. And then 9, the prime factors of 9 is 3 in 3. Kaya pag nilabas ko yung 5 dito, ito na yung 9, yung 3 times 3. So the prime factors of 45 is 3 times 3 times 5. Okay. Pagdating dito yung 35, again, I can see that is divisible by 5. So hatiin ko na lang yan. 35 divided by 5, that's going to be 35, that's going to be 5. And then 7. So, yung 5 and 7, 5 times 7, that is equal to 35. 7 is a prime number. 5 is also a prime number. In 12, meron na tayong nakuha niyan kanina dito. That is just 2 times 2 times 3. Okay? Ngayon, tingnan natin kung ano yung pwede natin maka-answer. Meron tayong 2 rito. Tingnan natin kung may 2 dito. O, may 2 naman. And then, meron din isang 2 dito. Meron pa siyang kapartner, 2. 3, meron. Ayan. And then, may another 3 ba? Wala na. So, okay na yan. Meron bang 5? Meron 5. Ayan. So, matitira na lang dapat dito is yung 7 at saka yung 3. So, tingnan natin sa kasunod. Ayan na siya. So, numerator natira is 3. Denominator natira is 7. Therefore, the product of this one is 3 over 7.